taong 2016 nang bumalik ako sa aking employer. Nakipagsapalaran ulit ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. Baon ko ang pangarap na yon at ibalik kung anumang dagok ang haharapin ko sa aking paglayo. Iniwan ko ang aking mga anak at mag-ilaga ng ibang anak. Pero kahit ganun pa man, kahit anumang sitwasyon meron ako, minahal ko din naman ang mga batang to. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan, bagong kasangga. Inisip ko dati, 2 taon lang ako. Hanggang lumipas na, naging 3, 4, at kalaunan, naging 5 na nga. Nakokonsensya ako, oo. Kasi kasama ko yung mga batang, hindi ko kaano-ano. Pero yung mga anak ko, hindi ko sila kasama ng paglaki nila. Pero inisip ko na lang, lahat ng to, lahat ng sakripisyo ko para sa mga anak ko at pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na nawala na ng visa lahat ng papel ko at napagdesisyonan ko umuwi sa pamilya ko. Pero hindi naging madali lahat ng pinagdaanan ko. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino dahil sa mga papel na meron ako na wala ng visa. Kung saan-saan na ako nakarating dito sa Saudi Arabia para magkaroon lang ako ng papel makauwi sa bansang pinanggalingan ko. Hanggang sa dumating na yung time na to, na makakauwi na ako, finally, sa bansang pinanggalingan ko at makasama ko na ang pamilya ko. Hindi ko makakaila yung tuwa at saya sa pakiramdam na finally, makakasakay na ulit ako ng eroplano. Sa mga kagaya kong OFW na gusto nang umuwi, manalig lang kayo. Darating ang panahon, makakauwi na kayo at makakasama nyo na ang mga pamilya nyo saan man panig sila dito sa Pilipinas. Sa ngayon, andito na ako sa aking quarantine facility na kung saan pinagkaloob ng gobyerno natin sa pamamagitan ng OWA. Sobrang saya ko. Dahil ilang araw na lang, makakayakap ko na ulit ang mga anak ko. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng aking kwento bilang isang OFW.